Kamusta mga idol? Welcome back sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo sa video ito. Malalaman natin kung anong klase at sino-sino ang posibleng kailangan player ng Lakers para sa susunod na season dahil malamang na maghiwa-hiwalay na ang Lakers ngayong season at mangunguha na naman ng mga panibagong players. Anong klase kaya ang kailangan nila para mabuo ang lineup sa susunod na season? Kaya tara na at pag-usapan natin yan pagkatapos lamang nito. Ayon sa report ni Jab Rude ng SB Nation, kung tatanungin daw at hihingi ng opinion ni LeBron James, willing daw siyang magbigay ng opinion sa front office patungkol sa mga bagong kukuhain nila para bumuo ng panibagong lineup. Pero ayon naman kay Rob Pelinka, siya daw ang masusunod sa lahat ng operasyon ng Lakers, hindi daw si LeBron o si Davis, kahit pang may-ari na si Jeannie Buss. Malinaw yan mga idol, walang sinabi na si LeBron ang kumukuha ng gusto niya ang kakampi. Pero sino-sino at ano nga ba ang kailangan ng Lakers? Narito ang listahan. Nauna na nga ang nawala sa Lakers, si Frank Vogel, kaya maging ang posisyon niya bilang head coach ay inaayos na rin ng Lakers, kaya't ang head coach ang una sa listahan na kukuhay ng Lakers. Siya ang una dahil maaaring hingin pa ang opinion niya para sa mga kukuhain ng bagong manlalaro ng Lakers. Pangalawa ang center. Sa ngayon ay wala pang balita kung papipirmahin muli sa Lakers si Dwight Howard. Pero hindi maaaring mawala ng katulong o kapalit si Anthony Davis. Kaya sa center o big man, yan ang inaasahang kukuhain ng Lakers para maging role player o backup ni Anthony Davis. Ayon sa report ni Jacob Rude ng SB Nation, sinabi ni Davis, ang plano sa susunod na season ay maging center muli ang posisyon ni Davis sa Lakers. Noong nakaraang season, nakipagpalitan si DeAndre Jordan at Dwight Howard kay Davis para sa center. Pero gaya ng dati, hindi nagmaterialize ang eksperimento ni Frank Vogel. Kaya sa darating na free agency, tiyak na kukuha ang Lakers ng big man at hindi malinaw kung papalitan ng Lakers si Dwight Howard. Pero mga idol, free agent na si JaVale McGee, Nick Claxton, Ibaka, Zubats, Mo Bamba, maging si Serge Ibaka. Sa lahat ng yan, center ang posisyon nila. Silang lahat ay posibleng ipalit kay Anthony Davis. Kay Dwight Howard. Next naman mga idol, point guard position. Napaka-importante para sa Lakers ang point guard. Nitong nakaraang season, marami silang point guard na ginamit. Kumuha pa sila ng free agent. Pinabalik nila si Rajon Rondo. Tapos pinalayas din pala. Kinuha din nila si Isaiah Thomas para sa 10 days contract. Pero sa huli, kinuha nila si DJ Augustin. Kaya masasabing walang matinong point guard ang namuno sa Lakers. Si LeBron James lamang at si Russell Westbrook ang madalas na nagpalitan sa posisyon na yan. Kaya't huwag na tayong magtaka kung point guard agad ang kukuhain ng Lakers sa susunod na season. Nakatitiyak tayo na isang starting point guard ang kukuhain nila. At kung sakaling mawala na si Westbrook sa Lakers, panigurado legit point guard ang ipapalit nila. Sa ngayon ay may kumakatok sa pintuan ng Lakers. May rumor mga idol, nakikipag-trade daw ang Charlotte sa Lakers at si Terry Rozier ang gustong kapalit ng Lakers imbis na daw si Gordon Hayward. Ito ay dahil sa bad contract nito. At kapag nakuha ng Lakers si Terry Rozier, tiyak na bibilis ang Lakers dahil bata pa si Terry Rozier at 28 years old. Pangalawa mga kaboltok ang shooting guard. Kailangan ng Lakers ang shooting guard. Dahil pag naupo na si LeBron at Davis sa bench, wala nang opensa ang Lakers. Kaya legit shooting guard ang posibleng iasa sa listahan ng Lakers. Noong nakaraang season, si Austin Reeves ang naging mukha ng Lakers. Pinagtiwalaan siya ni Frank Vogel, isang undrafted player. At ginawa pang starting five ang inexperienced na si Austin Reeves. Yan ay dahil wala na rin naman magagawa dahil walang mahugot sa lineup. Kaya marahil walang magawa noon si Frank Vogel. Pagkatapos ng shooting guard mga idol, inaasahan na kukuha ang Lakers ng shooters. Isang damakbak na shooter para paligiran si LeBron James at Davis kung sakaling dinudumog na sila sa ilalim kick out sa shooter. Si Carmelo Anthony
ay napabalitang posibleng bumalik sa New York Knicks. Siya ay taga New York. Ang kanyang pamilya ay taga New York. Kaya tiyak na marami ang malulungkot sa Lakers kung mawawala si Melo. Ang outside shooting at pagiging veterano ay tiyak na mamimiss ng Laker fans kung aalis talaga siya. Yan naman ay kung walang kontratang ibibigay sa kanya ang Lakers. Last season din si Malik Monk ang consistent shooter na nagningning sa Lakers kaya hindi nakakagulat. Dagsa na ngayon ang gustong kumuha sa kanya. Kaya malamang nakuhain muli siya ng Lakers. Pero yan naman ay sa tamang halaga dahil free agent na si Malik Monk. Nakatakda siyang magkamal ng lipak na salapi. 6 to 10 million US dollar kada taon ang posibleng pumasok sa bulsa ni Malik Monk. Pero kung pakakawalan siya ng Lakers, malamang nakumuha na naman ang Lakers ng shooter. Nariyan naman at free agent na si Dante DiVincenzo. Ganon din si Otto Porter Jr., Patty Mills, may player option na. Ang huli mga idol, ang importante rin na makuha ng Lakers bilang pamalit ni Trevor Ariza. Kung hindi nila bibitawan si Stanley Johnson, isa na lamang ang pangdiina na kailangan ng Lakers na isama sa starting five. Consistent shooter at malakas sa depensa. Isang 3-and-D guy, ika nga. Marami ang pinaikot ng Lakers nitong nakaraan para maging tagabantay ng ace player ng kalaban. At halatang walang nangyari dahil hindi nga sila nakapasok sa playoffs. Kaya dapat ay makakuha ngayon ang Lakers ng big time legit player na taga-depensa. At may tira siyempre sa labas sa opensa. Mas maganda naman kung magaling ka na sa depensa, may tira ka pa sa labas at the same time point guard. Malaking point guard para kayang dumipensa sa small forward. Halimbawa, sino ang iaharang ng Lakers kay Luka Doncic sa Dallas? Malaki at mabilis na point guard. Si Avery Bradley ang example dito kaya lamang may edad na si Bradley at hindi na ganoon maglaro gaya ng nasa Boston Celtics pa siya. Sayang nga lamang at nawala na ngayon si KCP. Pero may good news naman, maraming free agent na small forward. Si Caleb Martin ay free agent na, si Thaddeus Young, si Bruce Brown, sana makuha din siya ng Lakers. Multiple position ang kaya niyang bantayan, pasok na pasok din sa budget ng Lakers. Si Robert Covington sa Clippers, free agent na, pag siya ay nakuha ng Lakers, ayos na. Isang 6'7", may tira sa labas at 45% sa 3-point. Kaya lamang mukhang hindi siya bibitawan ng Clippers dahil free agent na siya. Mga kaboltok, narito naman ang mga free agent sa listahan na walang problema para makuha ng Lakers. Ang number 1 ngayon sa free agency si Zach LaVine, Jalen Brunson ng Dallas, point guard din yan. Yusuf Nurkic from Dallas, center naman ang posisyon niyan. Si Montrezl Harrell ay free agent na ulit. Si Mitchell Robinson, center din yan, from New York. Si Ricky Rubio, point guard from Indiana, kaya lamang galing siya sa injury. Si Tyrus Jones, point guard mula sa Memphis. Robert Covington mula naman sa Brooklyn. Dennis Schroeder, mga idol, ewan lamang kung kuhain uli siya ng Lakers. Gary Payton II, point guard sa GSW. Si Otto Porter, si Kevin Looney ay free agent na. Malamang napakawalan sila this coming offseason ng Warriors. Si Victor Oladipo sa Miami Heat, free agent na rin. Bruce Brown, isa ding free agent. JaVale McGee, mga kaboltok, hindi nakapagtataka, baka kuhain siya muli ng Lakers. Si Thomas Bryant, kaya lamang injury prone sa Wizards, center din yan. Gary Harris sa Orlando Magic, may kamahalan nga lamang bilang shooting guard. Kagaya ang laruan niya ni Spencer Dinwiddie. Si Mr. Slomo, mga idol, Kyle Anderson, free agent na yan. Si LaMarcus Aldridge sa Brooklyn, isa ding free agent. Si Joe Ingles sa Portland. Serge Ibaka sa Milwaukee Bucks, talagang free agent na yan. Free agent siya bilang center. Silang lahat ay free agent at hindi na kailangan ng kapalit. Depende na lamang sa offer ng Lakers kung kakagatin nila ito. Kaya malamang na maging busy ngayon ang Lakers sa susunod na season. Sino kaya sa kanila ang makikita natin na magsuot ng purple and gold uniform? Yon mga idol, ano ang masasabi mo sa video natin for today? Komento mo na lamang yan sa ibaba, i-like at i-share po ang video para po yan sa suporta. Mag-subscribe ka na kung napadaan ka lamang, hit the bell, select all para palagi kang updated.
At meron din po tayong Facebook page. Pakipalaw mo na rin at i-like na rin ito. Ako po si Jan. Ito po ang Basketball Talk. Keep safe, mga idol.